Maxa yan, magkakabit tayo ng ano, ng dual horn o loud horn sa Rusi TC125 o sa kahit anong mga motor. Kaya ng mga pangmasadang motor, pwede siya, YTX, kahit anong motor to kasayin, pwede to ah. Ito yung una natin gagawin. Kailangan natin dito ng ano, ng i-terminal. At saka ng, ito yung relay terminal. Ayan siya. Ganito yung forma niya na yung positive, susuksukan lang natin ng isa kahit alin sa dalawa, kahit magkabaligtaran. Tapos yung isa, kailangan magkaiba siya. Magkasama na yung dalawang ano. Ito ha. Pero may iksi lang. Yung tamang-tama lang. Ilalagay nyo siya rito. Tapos lalagay nyo rito. Ito na yung pinaka-negative niya. Yan siya. Kasaya na ganyan ang forma niya. Pero may iksi lang yung wire. Tapos ito yung positive. O, ganun din sa kabila. Sa kabilang busina, ganun din ang gagawin. Pag inipit dito yan, pagka inipit na siya, kailangan titesting nyo na yung lalabas sa kanya na ano, na voltay. Kailangan parehas ng ano, parehas siya ng battery. Parehas ng battery yung ground para siguradong malakas yung magiging busina. Siya dual ano. Ito dito natin siya kasama yung pinorma o. Oh. Ito siya o. Oh. Ito na yung forma niya. Sa likod, pakita mo yung likod kung gano'ng kalaki lang. Ito yung wire o. Oh. Ito yung negative. Tapos ito yung positive. Magsasama yung dalawang positive na yan ha. Yung negative wala nang wire kasi nasa body na siya. Ito, tutok mo dito sa maliit. Ito yun oh. Ito yan ha. Ito. Ayan yung ano, nakakabit. Nakakabit na siya rito tapos dito sa likod. Ito oh. Ayan. Tutok mo mabuti baka hindi nila makita. Kaya pinakita ko sa isang busina. Ito na yung formaan niyan. Yan yung formahan niya. Ganon din sa kabila. Ito pala, mas kita pala rito. Ito yung negative. Yan yung maliit na yan. Tapos ito yung positive. Pansinin nyo. Yan na, ito yung positive ha. Yung positive, ilalagay natin dito. Pagsasamahin na natin. Ito, pagsasamahin lang natin yung dalawang positive. Ito na siya. Ito kasi galing dyan siya to. Kaya wala siyang busina. Ginawan ko lang siya ng busina. Ito siya. Ngayon sa motor nyo, kahit sa nakalagay yung busina, hanapin nyo lang kung sa nakalagay yung busina. Sa tingin ko, dito nakalagay yan eh. Kasi may lagay dito ng busina eh. Ito. Pero dahil wala siyang busina, walang wirings, ginawan ko lang siya rito. Ito rin yung gagamitin nyo pang relay. Ito ha. Hugutin natin to. Yung dalawa na yan. Pag hugot nyan, kukuha na tayo ngayon ng relay. Horn relay lang gagamitin natin. Kung gusto nyo ng ano, ng mas matibay, pwede rin kayo gumamit ng Bosch relay. Yung pagmalakasan kasi ito yung mga pangsasakyan na relay. Ang gagamitin lang natin, budget mill. Ito siya. Lalagay natin yung ano, yung pinaghugutan natin sa ano ha. Timpala muna natin dapat. Siguraduhin nyo lang na merong positive at negative, may linya siya. Siya kasayin ha. Ano? Okay, tatanggalin natin doon. Tapos, pagtanggal natin, pansinin nyo ha. Ito yung ano natin, 85-86. Number 85 at number 86. Okay, ilalagay natin siya dyan. Yung 85, ilalagay natin sa, ano. Ito, kahit magkabaligtaran naman to. Pag tinanggal ko to kasi yung busina, diyan ko siya ipapalito. Dito magiging pwesto niya na. Eh magiging pwesto para aalisin na tong isang ano, busina. Kung magdu-dual horn naman, pwede rin. Ayan siya, 85, 86, kahit magkabaligtaran. Kaya kailangan niyo ritong gumamit ng kung gusto niyo yung ganito. Pwede ano, yung ano, relay socket. Basta siguraduhin niyo lang na matibay. Yung ano niyo. Tapos pwede naman po i-terminal lang ilalagay nyo. Ito na. Tapos, itong dalawang pinagsama natin, pansinin nyo ha, nailagay nyo na yung 85-86 kahit magkabaligtaran, walang magiging problema yan. Okay, basta mapasukan siya ng positive at negative, kahit magkabaligtaran, okay lang. Kaya kayang-kaya nyo itong i-wiring.
Tapos kukuha tayo ng pang ano, panglagay natin sa kusina. Pang positive. Isa pang ano, yung terminal. Ito. Dito pala. Ito siya, ha? Ilalagay natin to sa 87. Yan yung output ng relay. Para pag bumisina ka, walang magiging problema. Dito, kahit positive trigger ka o negative trigger, basta may relay, walang magiging problema. Ito yan, ha? Simpleng-simple lang to. Kayang-kaya nyo itong i-DIY. Number 87, eh, no? Nalagyan na natin yung isa. Yung gitna, wala tayong gagawin to na. Hindi na kailangan yung isang gitna na yon. Kasi ito naman, kailangan natin dyan maglagay ng fuse for safety. Pero kung ayaw nyo maglagay ng fuse, pwede rin naman. Para maging malakas yung busina, kailangan nating dumiretso yung sa battery. Ito siya, oh. May fuse siya na pwedeng 10, pwedeng 15 yung fuse natin. Pwedeng pula, pwedeng kulay blue. Ito siya yung pupunta sa positive ng battery. Lalagay natin siya rito. Number 30. Number 30 ng relay, ha. Lalagay natin siya dyan. Yan. Tapos ito, didiretso na ito dun sa battery. Tayo pupunta sa battery. Positive ng battery yung number 30. 85-86 yung galing sa busina na stock horn. Kahit walang ano naman to, kahit wala itong fuse, pwede rin. Pero ito kasi for safety. Halimbawa magka-grounded nang hindi inaasahan, okay pa rin siya. Kahit anong motor yung, kahit positive trigger o negative trigger, pwede yan. Tapos testing na natin kasahan, okay na siya. Ayan siya. Ganun lang kasahan na, simple-simple lang yung paglagay. Yung paglagay ng ano. Hindi tayo tutong mo rito. Itong galing sa busina, uubutin natin. Lalagyan natin kabilaan. Kahit magkabaliktaran, pwede. Yung positive ng busina, pagsasamahin natin yung dalawa. Ilalagay natin sa number 87. Ito yung dulo, ha. Number 87. Tapos yung number 30, dediretso yung papunta ng battery. Positive ng battery. Huwag kayo kasahin kukuha dito, ha. Sa harap ng positive, sa sasen, huwag kayong kukuha. Mabilis humina yung inyong ano. Yung bawa dito, ha. Huwag kayong kukuha sa positive ng pula. Mabilis humina yung inyong busina. Kailangan doon kayo kumuha, mag-recta kayo sa ano, sa battery. Tapos yung body ground, ito. Ipapakita ko sa inyo ulit yung body ground kung bakit malakas yung ano nga. Papakita ko sa inyo yung ground na kailangan natin makuha. Ito siya, ha. Lalagay tayo rito sa ano, sa battery. Titingnan natin yung voltage ng battery. Baliktad. Yan. Tapos dito tayo, ha. Ito kukunin natin. Ito yung negative. Yan siya, ha. Tapos pa-positive natin. 12.7, 12.8. 12.6, ha. Ganun pa rin. Sa kabila. Kailangan pare-pares yung supply para yung busina siguradong malakas. Malakas yung makuha nating busina. Ito, ha. Hindi natin didikit sa body ground, dun lang. Kinawa na natin ang ground. Kasi wala na tayong wire dito. Tipid na to sa wire. Ayan na siya. Yun, 12.6, 12.7. Pare-pares lang yung ano niya, yung reading niya. Na makukuha. Kaya yung busina balance. Trigger man yan o negative trigger, walang magiging problema kasi yung relay ang magdadala dyan.
gagana sa iyo kung positive trigger. Siya na yung gagawa ng paraan, kahit positive trigger yung busina mo o negative, okay lang 'yon.